Hi guys, this is Likas and welcome back sa aking channel. So by the way, for today's video, ang topic natin ay about credit cards. Kung meron sa inyo na gusto or interesadong magkaroon ng credit cards pero hindi pa maka-decide kung anong credit cards yung mag-work sa inyo or kung anong mga benefits yung mga gusto nyo makuha while using credit cards, then this video will be best for you. So, ang tatalakayin natin sa video na to ay what is a credit card, advantages and disadvantages of using a credit card, meron ding rebates, discounts, and other promos, and then perks. So, lahat yan makukuha nyo while you are using your credit card. So, ayun na nga, isha-share ko kung anong mga credit cards yung ginagamit ko and their benefits or yung mga points na pwede nyo makuha sa paggamit ng credit card. But first, what is a credit card? So, obviously, it's just a small plastic card. Ayan, parang siyang ganyan. Tatakpan ko lang yung numbers. Small plastic card lang siya na inisyo sa'yo ng banko para magamit mo to buy items or goods without using cash. Once na nag-swipe kayo ng nag-swipe, so kailangan mabayaran niya siya on or before due date para hindi kayo magbayad ng interest charges. And then second, advantages ng credit card. I mean, advantages and disadvantages ng credit card. For me, ang advantages ng credit card, I mean, based sa experience ko, is sobrang convenient niya. Kasi kunwari, mag-bayad ka ng Meralco, di ka na kailangan pumunta sa Meralco branch. Pwede mo na siyang iswipe online or sa app nila kasi may app na din yung Meralco. So, sobrang convenient yung makakatipid ka ng time and yun, yung hassle sa pagpunta, kung pwede mo naman siyang i-card na lang and then you'll pay it later. And aside sa Meralco, di ba, maray tayong mga bills like internet or Globe or Smart sa mga naka-postpaid plan. Lahat niyan pwede mo nang gamitin ng credit card. And then, as well as groceries. And especially, if wala kang cash on hand, kung kunwari wala pa yung sweldo mo, pwede mong gamitin yung credit card without using a cash. And another advantages is, yun nga, hindi mo kailangan magdala ng maraming cash sa wallet mo. Pwede yung maliit na cash lang, and then the rest, as long as pwedeng, or uma-accept ng credit card yung merchant, pwede mo siyang gamitin ng credit card. And for me, another advantage, and which is yung gustong-gusto ko, is you get something in return from what you spent. Every time that you use your credit card, nag-earn ka ng points. And each bank or each type ng credit card, may iba-ibang point system. I-discuss natin yan mamaya. And then, aside sa mga points, meron din rebates. Again, still depends sa ano, sa type ng card mo. And other perks, kasi minsan, pag super ganda ng credit card mo, kunwari, naka-platinum ka, may iba siyang perks na wala yung mga regular or gold credit card. Another advantage ng having a credit card is, para nagbibuild ka ng credit score mo or credit rating. So, pag good payer ka, lagi ka nagbabayad on or before due date, gaganda yung sa credit rating mo sa credit score mo. And then, in the future, parang sabi nila, pag mag-a-apply ka ng, kunwari, car loan or house loan, and then maganda yung credit score mo, then, advantage mo yon. Parang madali ka ma-approve. I think the only disadvantage na nakikita ko pag may credit card ka is pag nag-ano ka lang naman, pag nag-overspend ka, overswipe, ang dami mo nang binili, tapos hindi mo na siya mabayaran on time or mas malaki yung sinwipe mo compared dun sa sweldo mo, tapos yun, hindi mo na siya nabayaran, yun yung isa sa mga disadvantage. Kasi, I mean, isa sa mga disadvantages. Magiging disadvantage siya kasi magkakaroon ka ng mga interest charge or finance charge or late charges and parang ayaw mo naman magbayad ng gano'n kasi sayang eh. Yun lang yung nakikita ko na disadvantage ng credit card pag hindi mo siya nabayaran on time. But other than that, parang mas madami paling advantages compared sa disadvantages. So next naman, ayun, iba-ibang credit card din, iba-ibang perks. Kung gagamitin mo siya sa travel, sa dining, or entertainment, or sports, iba-iba. Pwede nyo siyang i-search sa Google or i-download nyo yung app ng bawat
credit card na meron kayo. Yan, pero ako, excited akong i-share sa inyo kung ano yung mga nakukuha kong benefits. I mean, from the start na na-approve ako and yung first spending, kung ano yung nakuha kong free gift, and then mga rebates, promos. And by the way, bago ko i-share yon, or tip lang pagka mag-a-apply kayo ng credit card, especially sa mga, ang nature ng work ay BPO industry, mas maganda kung mag-save muna kayo. Kahit konting savings lang naman. Kunwari, mag-save kayo sa BDO. And then, parang huwag nyo masyadong galawin yung pera nyo doon. Parang patulugin nyo lang muna at least 6 months or 1 year or let's say 2 years. So, ayun nga, magsimula na tayo guys. Una kong in-apply na credit card is sa BDO. Nag-fill up ako doon ng form. And then, nung na-approve ako, ito yung binigay nila sa akin. BDO Gold Visa or BDO Visa Gold. Tsaka, gold na American Express. Ang benefit ng BDO Visa Gold is you get 1 point per 50 pesos spent. So, 50 pesos, 1 point. And then, pag nag-accumulate ka na ng mga points, pwede mo siyang i-redeem sa kung ano-ano. Makikita mo siya online. Ako, na-try ko siyang i-redeem sa, I mean, from BDO Gold Visa Points. From BDO Gold, so yung mga points ko na nakukuha dito, kinonvert ko siya sa Getgo. Parang, naaalala ko, ang sample niya is parang 750 points na to na BDO Visa Gold is equivalent to 250 Getgo points. So, pag mahilig ka kasi mag-travel, mas pipiliin mong na i-convert siya sa Getgo points. Kasi another discount mo din sa flight yun eh. Pero kung di naman Getgo points, na-try ko din siyang i-redeem sa SM Gift Pass. Parang, basta may certain points na required and then pwede mo siyang i-redeem into, or pwede mo siyang i-convert para maging SMGC or SM Gift Pass. Not only SMGC, but pwede ding SNR. And sobrang dami nun, pero yun lang yung mga naaalala ko. But pwede mo siyang tignan sa BDO website for more information. Kasi dun ko lang naman ginamit, yun pa lang yung mga na-experience ko, na-redeem ko siya sa Getgo points and sa SM Gift Pass. Ito yung sa BDO Visa Gold. So, next naman is, itong American Express with 1% cashback. Ito, 1% cashback siya sa kahit saan mo siya gamitin. Maganda to kasi automatic pagka may cashback ka na na-accumulate, madededuct na siya sa statement mo eh. So, yung amount ng magjuju sa'yo is mababawasan na. Ang maganda dito, pag sa ibang bansa, mas malaki yung rebate niya. Parang maabot siya ng 2 or 3% eh. Dati ginagamit ko to minsan pagka nag-out of the country ako. Tapos nakikita ko nagkaka-rebate ako, minsan mga 300 pesos. Parang malaking tulong na din yun eh. Parang nag-spend ka tapos may nakuha ka in return. Diba? Compare sa nagbayad ka ng cash tapos wala ka nakuha. Hindi ka nagkaroon ng rebate. Ito, nag-spend ako and then nagka-rebate at the same time. And ang ayoko lang sa American Express na gold, pag dito mo siya sa Pilipinas ginamit, parang konti lang yung mga merchants or establishment kung saan mo siya pwede gamitin. Yung iba hindi nag-a-approve or uma-accept ng Amex. Pero pag sa ibang bansa, kahit saan mo siya gamitin, like sa restaurant or shopping, available tong American Express. Pero dito sa Pilipinas, ina-approve naman niya pag sa mga shopping like Forever 21, Uniqlo, Zara. Pero minsan, basta hindi to, alam ko hindi to pwede sa ano eh, pag nagpapagas kami sa mga Shell, sa gas station, hindi siya ina-approve. So, kaya lang ako makukuha ng rebate doon. And another good thing pala na tong mga gold ko na, na gold ko na credit card is, itong BDO Visa Gold, nagamit ko to sa pag-apply ng Korean visa. Meron doon, pag meron kang BDO Visa Gold or American Express Gold, and actually kahit BPI Gold, basta may ganun kang credit cards, ma-qualify ka sa multiple entry. Pag kunwari, na-approve ka, automatic, multiple entry nang ibibigay sa'yo instead na single entry na visa lang. And ano ka, parang magiging exempted ka sa pag-submit ng ITR or bank statement. Parang ganon. Nung nag-apply ako ng Korean visa, alam ko sinabit na ITR, pero pinresent ko to. Yan, na-approve naman ako. Parang multiple 3 years siya. So, ayun.
BDO Visa Gold and then Amex 1% cashback. And another benefit din is ang dami nilang mga 0% installment. Kunwari sa SM, kunwari sa mga department store, pag na-reach mo yung minimum spending, kunwari 5,000, pwede mo na siya agad ipa-installment. I-swipe na naka-installment na 3 months and 0% interest. Kasi hindi lahat ng credit cards ay may 0% interest. Hindi lahat. Pero yung BDO sa SM, super, super daming promos. Yun yung gusto ko sa BDO. Ano pa ba? Madali magpa-waive ng annual fee kung good payer ka, kung hindi ka nadidelay ng payment, kung on time ka nagbabayad. Tapos, pag na-charge ka ng annual fee, tawag mo lang siya, tapos ipapa-waive mo. Iwi-waive talaga nila. So, yun yung maganda doon. Yung naging next card ko after na tong dalawa, in-apply ko tong BDO Forever 21. Gustong-gusto ko to dati. Dati nag-apply ako na to, hindi ako na-approve kasi wala pa akong existing credit card nun eh. Tapos parang, ayun, ang baba ng sweldo. Hindi ko na-meet yung salary requirement. Tapos, nung nagkaroon na ako ng dalawang BDO credit cards, tapos nag-apply ako na to, na-approve na ako. Ang benefit naman na to is you get 1 point every 200, for every 200 spent. Parang yung SM, ano yun? Parang yung SM Advantage, 201 point. Pag nag-accumulate ka na ng maraming points, yung BDO magpapadala sa'yo ng Forever 21 GC. Tapos yung GC na yun, pwede mo siyang gamitin pang shopping sa Forever 21. And by the way, pag na-approve na pala kayo sa credit card, ang maganda doon is magkakaroon kayo ng free gift. Parang kunwari, sa BDO or Amex, hindi ko na maalala kung alin doon yung nagkaroon ako ng freebie na about sarilo eh. Parang kailangan mag-spend ka ng 20,000 or parang 30,000. Hindi naman siya pwedeng isang bagsakan lang eh. Pwede naman na pag ipunin mo yung mga resibo and then pagka na-meet mo yung requirement nila, magkakaroon ka ng free na relo. That time, ang promo na yon is parang Puma na watch. Naalala ko, na-reach ko yung spending requirement pero hindi ko nakuha yung gift ko kasi nung i-redeem ko siya sa SM Marikina na ata kami nagpunta noon, parang hindi available yung watch. Parang sa ibang branch ako pinapunta, kaya lang nawalan ako ng time, hindi ko na naasikaso, hindi ko na nakuha yung free gift ko. But dito sa Forever 21, naalala ko, may mababang requirement lang ng spending. Kunwari, nag-spend ka ng ganyan, na-reach mo na siya within certain time, depende sa promotion na yon. Ang nakuha ko dito ay Instax na camera. Iyon yung freebie niya sa una kong mga spend dito sa Forever 21 card. And then yung Instax na yon na freebie, alam ko, binenta ko siya eh, kasi parang hindi ko naman siya kailangan that time. Nabenta ko siya ng parang 3,000 kasi pag binili mo siya in retail sa mall, parang around 3-4 siya or more, depende sa model. Yun yung sinasabi ko na pagka nag-spend ka using a credit card, may makukuha ka in return. It's up to you kung gusto mong i-keep yun, yung mga items na nakukuha mo for free or pwede mo siya ibenta. Depende kung ano mas trip mo sa buhay. Pero ako, on my case, minento ko yung camera na nakuha ko from my free gift dito sa card na to. Okay, ang next credit card ko naman, naaalala ko, ang sumunod ko sa BDO ay itong Citi Rewards. And actually, dito sa Citi Rewards, alam ko medyo mahirap ma-approve dito eh. Dapat, pag nag-apply ka sa Citi Rewards or any Citi credit card, dapat meron kang existing credit cards from other banks. Or kahit isang credit card lang, that's fine. And then, qualified ka na mag-apply sa kanila. Pag wala kang credit card sa ibang bank, parang hindi ka nila i-allow na mag-apply ng credit card sa kanila. And then, itong Citi Rewards, ano ba masasabi ko dito? First, yung freebie din. Para merong minimum requirement, parang kailangan, pag na-receive mo na yung card, pag approve ka na, pag nag-spend ka ng 20,000, parang yung friend ko, pinaswipe ko ata siya ng laptop nun. So, isang swipe lang, isang bagsakan, na-reach ko na agad yung minimum spending. But again, it doesn't have to be isang swipe at isang bagsakan lang na ganun kataas yung amount. Kasi pwede naman yung mga na-accumulate mo lang na resibo, tapos pag sama-samahin mo yung amount nun, magka-qualify ka din. It just so happened na yung friend ko is laptop yung sinwipe, kaya nakuha ko agad yung freebie. Ang freebie na to is 1,000 e-gift. E-gift siya kasi isa-send nila sa'yo yung ano eh, yung parang code. Tapos pwede mo din siyang i-redeem, ipapakita mo lang siya sa mga participating merchants
sobrang dami nung kung saan mo siya pwedeng i-redeem. Pero ako, sa 5,000 na nakuha ko, alam ko ginamit ko siya sa Nike para bumili ako ng shoes. Pero pwede mo din siyang i-redeem sa mga TGIF, ano pa ba, Plains and Prints, sobrang dami, sobrang dami. Hindi ko naiisa-isa yun kasi sobrang dami, nakalimutan ko na siya, basta sa Nike ko siya ginamit. And then another good thing naman din sa Citi Rewards ay meron silang promo na parang may promo sila na parang magre-refer ka ng friends eh. So kailangan may ma-refer ka ng mga friends mo na mag-apply sa kanila, and then pag-approve sila sa credit card, sesendan ka nila ng another ano, e-gift naman worth 5,000 din. Meron akong dalawang friends na or co-work ko din na ni-refer sa kanila, nag-apply sila and parang na-approve, nakakuha ko ng 10,000 e-gift, so that's 10,000 GCs. And yun din, same, pwede mo siyang gamitin sa Nike and sa iba pang store. Sobrang dami. Ginamit ko siya sa Nike pa din, tapos TGIF, kasi yun, kumain kami. Ang laki-laki ng bill namin, pero ang pinangbayad ko lang is GC. So, nakakain ako ng free, and then nakakuha ko ng mga sneakers na free from Nike. Gamit lang yun sa referral ko. Sa dalawang na approved na friends ko. So, maganda yung Citi Rewards din pag sa mga ganyang promos. Then, regarding naman sa mga point system ng Citi Rewards, 30 pesos, I mean, 1 point per 30 pesos spend. Sa BDO kanina, yung gold, di ba, parang 50 pesos, 1 point. But still, depende yun sa mga, kung saan mo din siya i-redeem eh. Mukha lang mababa yung 30 pesos, 1 point. Pero, minsan malaki yung point requirement. Pwede mo din siya ma-redeem sa, ano eh, sa flight. Or ibang GC, punta ka lang sa Citi Rewards website. And yung ibang points, aside sa mga GC and flights, ito, yung mga points na to, pwede mo din siyang gamitin na, kunwari, magpurchase ka ng Apple products, kunwari, iPhone. Kung sobrang daming points na build up, or na na-accumulate, yung mga points na yon is para may certain amount, mababawas yun sa total purchase mo. Para may discount ka na din. Kung di mo naman siya gagamitin doon sa iPhone products, pwede din naman maging rebates. Parang kunwari, meron kang 5,000 points na na-accumulate dito. Pag kinonvert mo siya, parang pag pinili mo yung rebate na redemption, magiging credit siya sa account mo. Parang yung bill mo, yung entire bill mo, mababawasan siya ng 500 pesos. So parang instant discount na din siya. So, yun din yung another points na nagiging rebates or discount or pwede ma-convert sa Getgo. Dati nag-redeem na din ako ng Getgo points dito eh. Pero ngayon, dahil wala naman travel sa panahon na to, ginagamit ko siya sa mga rebates or GC para makabawas siya sa mga bayarin ko. And sobrang laking tulong. O naman din pala sa annual fee, pwede mo din siya ipa-waive kung good payer ka sa kanila. Kung maganda yung record mo sa kanila, i-waive din naman nila yon. All you need to do is just call the hotline. Sa HSBC, ito yung binigay sa akin. Ito, maganda din naman tong ano, HSBC Platinum, kasi Platinum siya eh. Maganda dito, 20 pesos 1 point. Ganun yung point system niya. Tapos minsan meron silang tinatawag na accelerated points. Kunwari, ginamit mo to online or sa ibang bansa. Times 4 yung points mo. So, kunwari, yung 1 point mo for every 20 pesos, magiging times 4 yun eh. So, that's 4 points agad. That's when you use it online or abroad. Parang ganon. Tapos, ang medyo pangit lang dito sa Platinum Card is mataas yung annual fee. Parang inaabot to ng 2.5 eh. But, kung maganda pa rin yung record mo or marami kang swipe sa kanila, wala ka masyadong delayed na bayad, nabuy-wave din to. So far sa lahat ng cards ko, wala pa naman ako binabayaran na annual fee na kahit ilang years ko na silang ginagamit. Never ako nagbayad ng annual fee. Kasi minimaintain ko din naman kasi yung credit score ko. So make sure na nagbabayad on time para pag may mga request ka like mapa-wave or mapa-reverse yung annual fee, then i-reverse naman nila yun. No need to pay na. And ang maganda dito din pala sa Platinum HSBC, meron ka ng parang, pag ginamit mo to, mag-book ka ng flight. Tapos dito mo, charge yung amount. Automatic, meron ka ng free travel insurance na mag-benefit ka pag na-delay yung flight mo or lost baggage. Same siya sa BDO
Visa Gold. Itong dalawa na to, meron silang free travel insurance. And going back dito sa HSBC Platinum, yung mga points ko, nagamit ko na siya to redeem GC. Nagamit ko siyang pang grocery. Parang, sobrang bilis kasi mag-points na to eh. So, nakakuha talaga ako ng GC. Dahil ang dami kong points, and may promo sila noon, na-convert ko yung points ko dito sa isang dinner buffet. Parang naalala ko, 6,000 HSBC points eh. Tapos, yun, kinonvert ko siya sa dinner buffet. And sobrang worth it kasi sobrang sarap naman dun sa fresh. Kaya ang mahal-mahal niya. But, nakakain ako for free. Super love it. So, yun yung mga benefits na nakuha ko sa credit card na to. Next is, itong HSBC cashback. Ito, maganda din to kasi wala tong points, pero cashback eh. So, pag sa dining mo ginamit to, more kain sa labas or kahit sa ang restaurants, 5% cashback agad yun. So, imagine, so kung kumain ka lang, kasi minsan kakain ka din naman talaga, di ba? Sa labas. Pero kung nag-pay ka ng cash, wala kang 5% cashback. But if you charge it to this card, that's 5% cashback. And then, pag ginamit mo naman to sa ibang merchant or establishment, 0.5 cashback. So, minsan pag dumadating yung statement of account ko, nakikita ko ang laki ng cashback ko eh. Pinakamalaking cashback kong nakuha dito, around, parang 1,200, pero minsan 400, 500, 600. Pero, yun nga, disclaimer, hindi ko naman lahat swipe yon. May mga swipe din yung friends ko doon. Pero, syempre, ako yung nagbe-benefit sa cashback kasi credit card ko to. So, parang bigyan na lang nila yun sa akin. Ito, hindi ko maalala kung may freebie tong card na to nung na-approve ako eh. Going back pala dito sa HSBC Gold, ang free gift pala na to, after mo ma-approve, and sobrang baba lang ng requirement, parang 5,000 lang ata yung kailangan mong iswipe. So, magka-qualify ka na sa free gift. Ang free gift na to is American Tourister na luggage. And nagagamit ko siya pag nagta-travel. Imagine, nagkaroon ako ng free luggage siya dahil lang sa pag-swipe ko. Which is yung sinwipe ko din naman is talagang, kunwari, kailangan ko din naman bayaran na instead na cash, ginamit ako ng credit card and nagkaroon ako ng freebie. Meron pa ako mga 2 cards na i-discuss. Okay, second to the last card na meron ako ngayon, itong Unionbank Getgo credit card. Ang maganda dito sa credit card na to is nag-earn ka ng Getgo points. For every 30 pesos na spend mo, that's automatically 1 Getgo point. Hindi siya peso ha, 1 Getgo point. So, kunwari, naka-spend ka ng, or kunwari, naka-accumulate ka ng, let's say, around 300 Getgo points. Automatically discount na yung sa flight mo eh, kasi yung Cebu Pack nagpo-promo pagka ginamit mo yung mga, pag ginamit mo tong credit card na to, minsan may mga 15% off pa sa flight nila. And then you can use your points. So, yung flight mo, mababawasan, parang nagka-discount. Naalala ko, ginamit ko to sa Japan, yung return ticket ko, or return flight ko, parang inabot na lang ng 2,000 something. So, in-enjoy ko tong paggamit nito. Ang dami ko ding points na nakukuha dito. And ang daming promo ng Getgo, pagka sa points lang ha, pag sa Cebu Pack. Yung points na ito, magagamit mo lang siya sa Getgo points. So, kung traveler ka, ito yung marirecommend ko na credit card sa inyo. Kasi talagang ang laking discount sa flights eh. Ang freebie naman na to, hindi siya item eh. Points din yung nakuha ko noon, 8,000 points. Matikma akong di mag-qualify kasi parang kailangan i-register mo yung credit card na yun. May certain date na i-register mo siya. Tapos yun, may parang 20,000 na spending requirement para magkaroon ka ng 8,000 Getgo points. Nagkaroon ako ng 8,000 points. 8,000 Getgo points, imagine. Sobrang laking discount sa flights noon. Halos parang free mo na nga lang makukuha pag ginamit mo siya eh. And, but so far, feeling ko naman hindi na-expire yung Getgo points eh. So, ano lang siya sa Cebu pa ko since hindi makapag-travel. So, ipunin ko na lang yung mga points na ma-earn ko dito. And last ko na credit card ay SecurityBank Mastercard Platinum. Yung point system din niya, 1 point for every 20 pesos na spend mo. And pag naka-reach ka ng, kunwari,
ganyan, certain amount na points, pwede mo din siya agad i-convert sa GC. Mas gusto ko yung point system na to compare sa BDO Visa Gold and compare sa HSBC Platinum, kahit 20 pesos 1 point din. Kasi ito, ang baba lang ng requirement para magkaroon ka ng 500 SM GC na pwede mong gamitin pagka nag-mall ka or pag nag-grocery ka. Sobrang ang baba ng ano points requirement compared talaga dito sa HSBC Platinum. Ayan, ito, yung mga points ko, nire-redeem ko. Dati nire-redeem ko siya nung birthday ko. Nagkaroon ako ng sobrang daming points dito. Tapos kinonvert ko siya sa dining ano naman, sa dining treats. Ginamit ko siya sa California Pizza Kitchen nung birthday ko. That's 2,000 pesos na GC. Nagamit ko siya pambawas sa bill ko. And yun yung maganda, sobrang daming redemption na to. Hindi ko na maalala kung meron dito sa flights eh. I-check ko na or i-check niyo na lang siya sa ano, sa online. Pero sure ako sobrang dami na to sa dining. Sa iba't ibang restaurant like Ramenagi, ayong California Pizza Kitchen, and ibang shopping din, sobrang dami. Pwede nga Abinson din eh. Tapos ano, sa Mac. Yun, magkakaroon ka ng GC, tapos pwede mong gamitin doon. Tapos yung sa dining, sobrang dami pero hindi ko na maalala. And ang maganda din pala sa credit card na to is, kaya ko siya gusto dahil meron siyang free airport lounge visit. Parang that's twice per year. And pwede mo siyang gamitin either sa NAIA Terminal 1, 2, or 3. Kasi parang wala naman atang lounge sa NAIA Terminal 4. Ang laking tulong na to. Kasi kung mag-airport lounge ako, magbabayad ako ng parang 700 pesos or 750 pesos per head. Parang ganon. Pero ito, sa perks ng credit card na to, free ko lang siya makukuha. And nagamit ko siya sa Terminal 3. And kahit sabihin mo may 2 ka na, I mean 2, visits for free, that's per year. Ang maganda naman is sa mismong Terminal 3, unlimited visit for free. Kung ikaw yung card holder ha. Nagutom ako sa pagbablog ko, kumain muna ako ng Shanghai. Wait lang ha. O, diba? Ang taray ng lola nyo, no? Merong free unlimited airport lounge visit sa NAIA Terminal 3. So, ayun lang guys. I think that's all for today's video. Na-explain ko na lahat ng mga gusto kong sabihin. Di ko alam kung may mga nakalimutan ako, but kung may mga tanong na lang kayo, mag-comment na lang kayo below. And kung feeling nyo, helpful tong video na to and nakapag-design na kayo kung anong credit card yung applyan nyo, just give it a thumbs up. And don't forget to subscribe. And I'll see you guys on my next video. Bye!